Isang tawag sa telepono mula sa babae ang nag-anyaya kay Attorney Briggs Marpori for a good time. Walang kamali-mali ang lalaki that it was an invitation to danger that took him to hell. Hinintay ni Briggs si Adora sa kondo ng babae at nakatulog siya. Nang magising ang abogado, nasa may paanan niya si Adora. Patay na ito with 4 bullet wounds in her head. Naging prime suspect si Briggs. Sa tulong ng kaibigang private detective na si Mark Rosales, ibinuhos ni Attorney Rosel Villamar ang talino at kakayahan sa pagtatanggol sa akusado na lihim niyang iniibig. Chapter 1. Hindi malaman ni Attorney Rosel Villamar kung sadyang mayabang at masama ang ugali ni Attorney Briggs Marpori. O natutuwa lamang itong inisin siya. Crush pa naman niya ang isang gwapong senior partner nila sa law office, kung saan isang taon pa lamang siya nagtatrabaho bilang junior partner mula nung makapasa siya sa bar exams. Tulad ngayong umaga nang madaanan siya ni Briggs na nagbabasa ng affidavits ng mga saksi sa hawak niyang kaso for serious physical injuries na lilitisin kinabukasan. Nagpunta ito sa likuran ng dalaga at tinunghayan ang binabasa niya. Pinag-aaksayahan mo pa ba naman ang oras ang ganyang pipitsuging mga kaso? Tila nakakalokong tanong nito. Hindi ka kikita dyan, kaya huwag ka nang magpakamartir. Briggs, bakit hindi ka na lamang mag-concentrate sa corporate cases? Walang gaanong trabaho pero malaki ang retain na tinatanggap. Naiinis si Rosel. Bakit ka ba nakikialam sa trabaho ko, ha? Sa itong gusto ko eh, may challenge. Nagagamit ko ang utak ko. Hindi tulad ng corporate cases na trabaho ng mga tamad na abogado. Napikon na naman si Junior. Natatawang sabi ni Briggs. Junior ang tawag sa kanya dahil junior partner pa lamang ang dalaga. Ang yabang mo, Briggs. Kayong mga corporate lawyers ay hindi naman kikita kung hindi nakakonect sa isang malaking law firm na may pangalan na. Hinahamon kitang mag-solo practice. Tingnan ko lang kung may ibubuga ka. Itinaas ni Briggs ang dalawang kamay na tila sumusuko habang nakatawa ito. Relax, Junior. Gusto lamang kitang galitin dahil lalo kang gumaganda habang nagagalit. Leave me alone. Hindi ka nakakatawa. Okay, aalis na ako. Pairap na sinundan ng tingin ni Rosel ang lumayong abogado. Inis na inis siya dito. Nagtapos ng law course si Rosel sa University of Santo Tomas, kung saan mataas ang rating niya ng mag-graduate. Mataas din ang rating niya sa bar exams. 24 years old ang morena, matangkad at slim na abogado with her beautiful eyes and a heart-shaped face. Professor niya sa criminal law si Attorney Richard Magno, na isa sa mga senior partner sa law office nila. Itong kumuha kay Rosel para gawing junior partner sa buffet nila. Kabisado ni Attorney Magno ang kakayahan ni Rosel sa criminal law. Si Rosel ang humahawak sa mga criminal cases na idinudulog sa kanila. Kinontra na sa simula pa lamang ni Briggs ang pagkakaroon ng sangay ng criminal cases sa law office. Gusto nito na panay corporate cases sa taxation cases ang hahawakan nila mula sa mga clients na matataas magbayad ng retainers. Ngunit nakumbinsi ni Attorney Magno ang isa pang senior partner doon na si Attorney Gonzalo Damaso na founding partner ng opisina at may-ari ng kalahati ng capital at shares ng law office. Karamihan kasi sa mga kliyente sa criminal law ay mga run-of-the-mill citizens na hindi kayang magbayad ng mataas na attorney's fees. Ngunit itong mga kliyenteng ito ang gustong ipagtanggol ni Rosel. Nabubuhay ang dugo ng dalaga kapag naililigtas niya ang isang kliyente sa hatol ng kamatayan o life imprisonment. Mahusay ang dalagang manananggol sa kanyang profession at wala pang natatalong kaso mula nang mag-practice siya ng law. Dumating sa opisina ang private detective na si Mark Rosales para isumite sa dalaga ang report ng pinaimbestigahan niyang kliyente ng kalaban. Madalas na gawin ng abogada ito para makakita siya ng butas kung saan niya aatakihin ang kalaban. Nakasimangot ka yata, puna ni Mark. Ininis na naman ako ng isang impactong mayabang dito. Inis na sagot ni Rosel. Si Attorney Marfori? Hindi ka na nasanay dito. Hindi yata kompleto ang araw nito kapag hindi ka nabus ka. Balang araw kakainin itong pangmamaliit sa akin. Pagdating ng araw na yun, ang tuwa ko lang. Natatawa na lamang si Mark. May ibinigay itong nakabalot sa kausap. Ano to, Mark? Siopaw, para maalis ang init ng ulo mo. Napangiti si Rosel. Thanks ha, ang thoughtful mo talaga. She smiled at the boyish handsome man in front of her desk. May dimple sa magkabilang pisngi si Mark. Tapos ito ng criminology at itong namamahala sa negosyo ng papa nito sa isang security and private detective agency. 26 lamang si Mark, the boy next door type,
healthy, palangiti, malinis at mukhang palaging bagong ligo. Nasabi nga ni Rosel sa sarili na maswerte ang babaeng mapapangasawa ni Mark dahil napakabait at maginoong lalaki. Kabaliktaran ni Bricks na malapit ng mag 30 years old. Although mas type ni Rosel ang personality ng senior partner nila. Tall, broad-shouldered, and gorgeously handsome ang abogado. Medyo kulot ang buhok, may cleft chin at magandang magdala ng damit. Medyo chinito ang mga mata nito, pero isang womanizer si Bricks. At tila walang pinapatawad ito, basta nagpakita ng motibo ang babae. Sabi nga ni Attorney Magno, kahit na daw poste ng Meralco na nakasuot ng palda papatulan ni Bricks, may kaya ang pamilya ni Bricks, kaya whatever he earns, he keeps for himself. Hindi na kailangan ng parents nito ang tulong niya financially. Maraming mga lupain ng mga magulang niya. May palaisdaan pang mga ito sa Pangasinan. At ang dalawang mga kapatid nito ay tapos na sa college at malapit nang magkaroon ng mga trabaho. Pero ang kasundo ni Rosel ay si Mark. Vibe sila. Mula sa pangkaraniwang pamilya lamang si Mark. May tatlo pa itong kapatid na nag-aaral din. At ang bumubuhay sa mga ito ay ang negosyo nilang private detective and security agency. Nagtutulungan sila ni Mark sa pag-iimbestiga sa background life ng kalaban. Nang mga saksi ng mga ito na gustong i-discredit ng abogada sa mga kasong hawak, pati sa research, tinutulungan ni Mark si Rosel. Maraming connection si Mark sa mga alagad ng batas at underworld characters as well. Nakakatulong ang mga ito sa paghahanap nito ng mga kailangang information and evidence. Dumilim ang mukha ni Rosel nang maalala niya si Bricks Marpori. Napakaraming babaeng tumatawag dito. Nagre-reklamo na kung minsan ang telepono operator nila sa dami ng personal calls ni Bricks na mula sa mga babae lahat. Usap-usapan sa opisina na may sugar mommy pa daw si Bricks na isang mayamang matrona na may asawa. Itong balitang medyo kumitil sa pag-ibig ni Rosel kay Bricks. Pati paghanga at respeto niya dito ay nabawasan. She hates womanizers and gigolos. Ang mga hit and run types of men without any sense of responsibility. Naging mabigat ang loob ni Rosel kay Bricks magmula nang simula siyang asarin ng abogado tungkol sa hawak niya mga criminal cases. Alam mo, Mark, darating ang araw na makakarma yung si Bricks sa ginagawa nito sa akin. Inis na sabi ng dalaga kay Mark. Pagdating ng araw na yun, ang tuwa ko lang siguro. May isang kliyente ang law office nila na si Attorney Bricks Marpori ang humahawak. Ang Rivas Group of Companies na pinamumunuan ng milyonaryong matrona ni si Adora Rivas. Ang asawa ay si Enrique Rivas. Balitang may kaugnayan ng lalaki sa droga at sa mga drug lords. Ngunit ang bagay na ito ay hindi pa naman napapatunayan. Hinala lamang. May hinala si Rosel na kaya nakuha ni Bricks Marpori ang kliyenteng ito ay dahil sinuyo ng abogado si Adora Rivas. Malambing ang ginang sa abogado. Palaging nasa opisina nila ito. At ikinukonsulta kay Bricks ang kaliit-liitang bagay na kung tutuusin ay hindi na kailangang isang guni sa isang abogado. Magkaroon lamang ng dahilan para pumunta doon at makita si Bricks. Namumulaklak sa naglalakihang mga alahas ang katawan ni Adora. Nang nakaraang birthday ni Bricks, naregaluhan ito ni Adora ng 24-carat gold ID bracelet. Naka-engrave dito ang initials ng abogado. Buong pagmamalaking ipinakita sa kanila ni Bricks ito. Mabuti hindi nagsiselo sa'yo yung mister ni Adora Rivas. Nasabi ni Rosel kay Bricks. Mas madalas pa yata kayong magkasama kaysa sa asawa nito. Problema na niya yun. Ako naman ay nakahanda lamang na dumamay sa isang babaeng nalulungkot. Nang hapong yon, nasa opisina nila si Adora at si Bricks ang pakay nito. Nadinig ni Rosel na iniimbita ni Adora si Bricks na samahan siya nito sa isang birthday party ng amiga nito. Pumayag si Bricks. At napagkasundoan nilang susunduin ni Adora ang abogado sa opisina ng alas 6 ng hapon. May ginagawang research si Rosel ng hapong yon, kaya nasa opisina pa siya habang hinihintay ni Bricks ang pagsundo ni Adora. Nasa kanyang tanggapan ng abogado at nakikinig ng music. Nag-ring ang landline phone sa waiting room ng law office at nagkataong galing noon sa CR si Rosel, kaya sinagot niya ito. Umuwi na ang mga secretaries ng mga abogado. Can I talk to Attorney Bricks Marpori, please? Medyo paos ang tinig ng babae. May I tell him who is calling? Si Adora Rivas ito. Sandali lamang po at tatawagin ko. Nagulat pa si Bricks nang sumungaw ang ulo ni Rosel sa tanggapan nito. May tawag ka, waiting room. Si Adora Rivas daw. Ngumiti ang abogado. Thanks, Rosel. Lumabas na ang abogado at nagbalik sa sariling opisina. Hello, Luis. Si Adora ito. Oh, Adora, nasan ka na?
may emergency meeting sa brokerage namin. Hindi na tayo siguro matutuloy sa party. Pwede bang magkita tayo sa aking kondo? May importante tayong pag-uusapan at may ibibigay ako sa'yo. Yung ibibigay ni Adora ang interest ni Briggs. San ba ang kondo mo? Isinulat ni Briggs ang address na ibinigay ni Adora. Anong oras? Pati oras ay isinulat na rin ni Briggs. Paalis na noon si Rosel nang kumatok si Briggs sa kanyang opisina. Tuloy, bukas yan. Uuwi ka na ba, Rosel? Oo, gabi na eh. Gusto mong sumabay sa akin? I will be going your way. Akala ko may susundo sa'yo. Si Adora? Change of schedule. Sa kondo na lamang nito ako pinapupunta. Mamayang 9 o'clock pa ng gabi. May emergency meeting daw sa brokerage nila. Sige, sasabay na ako sa'yo. Kahit na babaero, hands off naman si Brick sa mga female employees ng opisina nila. Bawal kasi ng mga relationships dito sa fly-by-night lamang. Kailangan desente ang relasyon at totohanin ito. At gusto na rin ni Rosel na makauwi. Pagod na siya. Parang nag-iisip ng malalim si Briggs nang nagmamaneho ito. Tahimik ang dating madaldal at medyo mayabang na abogado. Is it ethical to be dating your clients? Biglang tanong ni Rosel. Lalo na sa isang may asawang kliyente na tulad ni Adora Rivas. Hindi naman date ito, Rosel. May pribadong problema si Adora na gusto nitong pag-usapan namin. Importante daw. Nang dumating sila sa kanto ng kalye patungo sa bahay ni Rosel, bumaba na ang abogada. Dito na lamang ako para hindi ka na pumasok. Anang dalaga. Thanks for the lift. It was my pleasure. Hindi malaman ni Rosel kung bakit nahawakan niya ang kamay ni Briggs. Mag-ingat ka sana, Briggs. Don't get into trouble. Matiim siyang pinagmasdan ni Briggs at lumamlam ang mga mata nito. Yes, I will. Thanks, Rosel. Good night. Pagdating ni Briggs sa Solitaire Towers, ay lumapit ito sa security guard na nasa mesa sa reception desk ng lobby. Sinabi sa kanya ni Adora na kunin ang susi ng kondo dito, dahil itatawag nito ito sa secure na ibigay sa kanya. Kayo po ba si Attorney Briggs Marfori? Tanong ng medyo may kataba ang security guard na naka-assign doon ng mga oras na yon. Yes. Ipinakita ni Briggs ang ID nito. Heto po ang susi ng kondo ni Mrs. Adora Rivas. Isauli na lamang po ninyo dito kapag bababa na kayo. Nagpasalamat si Briggs sa sikyo. Napakaganda ng kondo ni Adora. Kompleto ang furnishings and appliances dito. Napansin ni Briggs ang isang bote ng Johnny Walker na kaunti pa lamang ang nababawas sa ibabaw ng bar counter. Naglabas siya ng yelo sa repat baso. He poured himself at nagsimula na itong uminom. Hindi alam ng abogado kung gaano kadaming nainom bago siya inantok at nakatulog ng mahimbing sa supang inuupuan. Hindi niya naisara ang TV na binuksan niya para manood habang umiinom siya. Naalimpungatan si Briggs at kinurapang mga mata. Parang may white and blurred sketchy image na naaninag siyang kumikilos at nagdaan sa tapat ng nakabukas na TV. Ngunit malabo ang figure. Puting-puti ito. Parang snowman na nakikita sa mga Christmas cards. May dark glasses sa mga mata nito. Alam ni Briggs na may tao na malapit sa kinasasandalan niya. Pero hindi niya mapagsino ito. Hindi niya maibukan ng gustong mabigat na talukap ng kanyang mata. Antok na antok siya at tila mabigat din ang kanyang ulo. Medyo naidlip siyang muli ng ilang sandali pero agad na nagising. Nakiramdam siya. Wala na yung white image na kumikilos kanina. Blank ang nakabukas na TV screen dahil wala nang palabas. Kahit na tila namamanhid ang buong katawan, pinilit kumilos ni Briggs. Gusto niyang malaman kung bakit wala pa si Adora at kung sino yung nakaputing na aninag niya kanina. Ikinilos niya ang kanyang mga paa at tila may nabundol ang kanang paa niya na isang bagay. Agad niyang tiningnan kung ano yun. Nakita ni Briggs ang katawang nakahandusay sa carpet, ilang talampakan lamang mula sa mga paa niya. Namimigat pa sa antok ang kanyang mga mata, kaya hindi agad niya nakilala kung sino yun. Ikinurap niya ang mga mata at pinagmasdan ang nakahandusay na katawan. Si Adora, lasing siguro ito kaya doon na nahiga. Sa loob-loob ni Briggs, lumapit siya sa kinaroroonan ng katawan at dinaman niya ang palad nito. Malamig, nakasara ang mga ilaw kaya medyo madilim. Ang blankong TV screen lamang na naka-on pang nagbibigay ng liwanag sa living room ng kondo. Sinindihan ni Briggs ang ilaw. Si Adora ngang nakahandusay at noon lamang napansin ni Briggs ang ulo ng babae. May malaking butas sa ulo ng babae. Tumutulo ang dugo mula sa butas. Marami ding dugo ang nasa carpet sa ilalim ng ulo ng babae.
At may durog na mga utak at buto ng bungo na kasama ng dugo. May nakitang barel si Vrix sa tabi ng katawan ni Adora. Sumama ang sikmura ni Vrix at parang maduduwal siya nang biglang bumukas ang pinto ng kondo na halatang puneras ang binuksan. Maang na napatingin si Attorney Vrix Marpori sa mga dumating at nawalang lahat ng nararamdaman niyang hangover at pagkahilo. Apat na mga alagad ng batas ang nakita ng abogado na may hawak na mga baril. Nakatutok ang mga ito sa kanya. Huwag kang kagilos ng masama, mga pulis kami. Nang matapos sa criminology si Mark Rosales, kumuha din ito ng kursong abogasya. Nang makatapos nag-exam sa bar at nakapasa, nag-apply itong regular agent sa NBI dahil mas type niyang investigative work dahil sa karanasan sa kanilang detective agency. Hindi niya sinabi agad kay Rosel na nag-apply siya sa NBI dahil gusto niyang malaman muna ang resulta. Noong isang araw nakatanggap si Mark ng sulat mula sa NBI headquarters, notifying him na tinanggap siya. Masayang-masaya ang lalaki, dalawa ng professions niya, Bachelor's of Law and Criminology, at isa na siyang NBI agent. Lalong lalawak ang chances niyang makatulong kay Attorney Rosel Villamar. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang paghanga ni Mark sa magandang abogada. Nang umagang yon, maagang tumawag si Mark kay Rosel. Dalawang mahalagang-mahalagang balita ang gusto niyang ipaalam agad sa abogada. Iinom na sana ng mainit na kape si Rosel nang tumunog ang landline phone niya. Ang aga naman ng caller na to, naisip niya. Inangat niya ang receiver. Hello? Hi, Rosel. Naistorbo ba kita? Of course not. Magkakape lamang sana ako. Oh, ang aga mo yatang napatawag ah. Mukhang mahalagang sasabihin mo. Naupo sa tabi ng telepono si Rosel. May dalawang mahalagang balita ang sasabihin ko sa'yo. Yung una, maganda. Yung pangalawa ay medyo pangit. Isa na akong regular NBI agent ngayon. Tinanggap ang application ko sa NBI. Lalo nang effective ang magagawa kong tulong ngayon sa'yo. Nag-apply ka pala doon? Hindi mo nasabi sa akin to ha. Kailan pa? When I passed the bar exams, I wanted to surprise you. Ginulat mo talaga ako, Mark. Pero congratulations. I'm so happy for you. Kaya lang, I was hoping na makukumbinsi kitang mag-join sana sa law office namin. Gusto ko sana kung wala dyan si Briggs. I have a feeling that he does not like me. Mapanganib ang trabaho ng isang NBI agent, Mark. Mag-iingat ka sana, ha? Oo, and now talking about Attorney Briggs Marpori. Medyo siyang subject ng pangit kong ibabalita. Nabasa mo na bang mga newspapers for today? Kinabahan si Rosel. Hindi pa. Bakit, Mark? Anong nangyari kay Briggs? Ikinalulungkot kung ako pang maghahatid ng balitang ito, Rosel. Tinampot ito ng mga pulis kagabi sa loob ng kondo ni Mrs. Adora Rivas sa salang pagpatay dito. Humigpit ang hawak ni Rosel sa receiver at naramdaman niyang may kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Mark, hindi ka ba nabibiro? Hindi. Basahin mo na lamang ang dyaryo. Asa front page ang balita. Sige na, mamaya na tayo muling mag-usap. Tawagan mo ako. Okay, Mark. Thanks for telling me. And congratulations to your new job. Ibinaba na ni Rosa ng receiver sa cradle at nagmamadaling tinungo ang kanyang pintuan. Naroon na ang copy ng Inquirer kung saan siya subscriber. Naroon nga sa unang pahinang binanggit ni Mark. Naroon pang larawan ni Briggs na nakaposas at hawak ng dalawang pulis habang papasok sa loob ng police station. Kinunan siguro ng isang police reporter ito. Oh my God, Briggs. Nasambit ng abogada as she went on to read the details. Ang mga sumusunod na laman ng pahayagan ay naging maliwanag ang isipan ni Rosel. Ang naaresto si Attorney Briggs Marpori sa pinangyarihan ng krimen sa loob ng kondo ni Mrs. Adora Rivas, kung saan nabaril ng apat na beses sa ulo ito. Kliyente ng abogado si Mrs. Rivas na sinasabing may connection sa isang drug syndicate. May usap-usapan ding may personal na kaugnayan ng dalawa. Sa nabasa ni Rosel, agad siyang naniwala na hindi si Briggs ang pumatay kay Adora Rivas. Una, hindi nagdadala ng baril ang abogado. Walang baril ito. Pangalawa, kung mamamaril siguro si Briggs, hindi magagawa nitong paputukan ng apat na beses ang ulo ng isang babae at close range. Pangatlo, sweet sila ni Adora Rivas. At kung totoong mga usap-usapang sugar mommy nitong mayamang gina, hindi nito papatayin ang goose that lays the golden eggs. Imposible. Hindi si Briggs. Pagdating sa babae, hindi nito kayang kantiin kahit ang ilong ng mga ito. The most he can do ay ang mang-asar.
tulad ng ginagawa ng abogado sa kanya. Kailangan makausap niya si Rex. Naalala niya nang huli silang magkita. Nagmagandang loob ang abogado na ihatid siya sa kanila sa kotse nito. Dali-daling uminom ng kape si Rosel, nag-shower at nagtungo sa kanilang law office. Kahit na maaga pa, akala ng abogada ay siyang mauunang dumating doon. Pero naroon na ang dalawang senior partners na sina Attorney Richard Magno at Gonzalo Damaso. Pati ang mga secretaries ng mga ito at sekretary ni Briggs. The law office became a beehive kung saan naging malakas ang bulungan ng mga naroon. Seryosong mga mukha ng dinatnan ni Rosel. Halatang pinuproblema ng mga itong pangyayaring kinasasangkutan ng kasamahang abogado na si Attorney Briggs Marfori. Madilim ang anyo ng mga mukha ng dalawang senior lawyers. Mabuti at dumating ka ng maaga, Rosel. Ani ni Attorney Magno sa dating estudyante. Nabasa mo na siguro ang tungkol sa nangyari kay Marfori. Yes, Attorney. Huminga ng malalim si Rosel. Alam niyang galit si Attorney Magno dahil sa apelido nito tinawag si Briggs. We'll have a meeting at the conference room. Ani ni Attorney Damaso. According to the logbook sa lobby, sabay kayong umalis ni Attorney Marfori kagabi, Rosel. Ani ni Attorney Magno. Yes, he gave me a lift home. I did some research work at ginabi ako. Naroon pa si Attorney Marfori sa opisina nito na parang may hinihintay. Sinabi ni Rosel ang nalalaman niya tungkol sa pangyayari na siyang nakasagot sa tawag ni Adora Riva sa reception area dahil nagkataong dumaan siya doon na tinawag niya si Briggs at nakipag-usap kay Adora ang abogado. Ano sa palagay mo ang pinag-usapan ng dalawa? Tanong ni Attorney Damaso. Habang nasa kotse kami, sinabi ni Briggs na hindi matutuloy ang original na usapan nila ni Adora na sasamahan niya ito sa party. Sabi daw ni Adora na magtuloy na lamang si Briggs sa kondo nito dahil may importante silang pag-uusapan. Hindi binanggit ni Briggs kung ano. Sa palagay ko, hindi nito alam. Anong anyo ni Marfori? Balisa ba o excited o ano? Medyo tahimik habang nagmamaneho. Matapos nitong sabihin sa akin ang mga sinabi ko sa'yo. Sana you tried to discourage him. I did. Sinabi ko pang hindi ba unethical lang makikipag-date sa isang kliyente, lalo na't may asawa ito. Ang sabi ni Briggs, hindi daw naman date yun. May pribadong problema daw si Adora. At itong pag-uusapan nila. Nang ibinaba ako ni Briggs sa kantong malapit sa amin, sinabi ko pang mag-iingat ito. This is so scandalous. Inis na wika ni Attorney Damaso. Si Mrs. Adora Rivas ang kliyente ng opisina natin. Sinong magiging counsel ni Attorney Marfori? Tanong ni Attorney Magno. Wala pa. Tinawagan ko ang batikang criminal lawyer na kilala ko pero tinanggihan nitong hawakan ng kaso. May kinausap pa akong tatlo. Same reaction. Ayaw ng mga itong hawakan ng kaso ni Marfori. Pero bakit naman? Tanong ni Rosel. Briggs is presumed innocent until proven guilty, right? Pero ayaw ng mga abogadong ito na masangkot sa kaso na ang kalaban ay isang taong nababalita ang may connection sa organized crime and drugs. Makapangyarihan si Enrique Rivas, ang asawa ng biktima. Matatakot sila ganun ba? Natatawang tanong ni Rosel. Bakit? Ikaw ba hindi, Rosel? It seems that you would like to handle the case. Gusto mo ba? Tanong ni Attorney Magno. Why not? Pero baka ayaw ni Briggs na akong magiging abogada nito. Parang walang bilib sa akin ito and has always considered me a junior lawyer here. Walang choice si Marfori. Kung hindi ka nito tatanggapin, bibigyan ito ng abogado ng pamahalaan. And you know kung anong posibleng mangyari dito. Yes, I know. Alam ni Rosel na karamihan sa government lawyers are intended for proper litigants. Hindi gaanong masigasig ang mga ito. At kapag natakot pa sila sa magiging kalaban, tsak natalo na si Briggs. We will appreciate it very much. If you will defend our partner. Sabi ni Attorney Damaso kay Rosel. I know you can do it. I'll see what I can do. Pero kailangan makausap ko muna si Briggs. Akala ko ba'y galit ka kay boss? Ani ni Joanna na sekretary ni Attorney Briggs Marfori. Nagsalubong sila ni Rosel sa waiting room. Hindi naman ako mapagtanim ng galit, Joanna. Napipikon lamang ako kapag inaasar nito. Isa pa, kasamahan pa rin natin si Briggs dito. Kailangan nito ngayon ng tulong. Salamat naman at naawa ka din kay boss. Mabait naman ito eh, mayabang nga lamang. Sana nga'y pumayag ito na akong maging counsel niya. Papayag yun, alam naman itong kakayahan mo sa criminal cases. Good luck, Attorney Villamar. Thanks, Joanna.
Kailangan ko to. Nakasalubong ni Attorney Rosel Villamar si Mark Rosales sa lobby ng gusali. Mabuti at inabutan kita. Anang NBI agent. May mahalaga tayong pag-uusapan. Saan ka ba pupunta? Sa Makati City Jail. Kailangan makausap ko si Rex. Ako ang na-assign para maging defense counsel nito. Kakausapin ko muna kung papayag ito. Wow, what's the coincidence? Bakit? Lumapit sa NBI ang asawa ng biktima na si Adora. Humingi ng tulong si Mr. Enrique Rivas para siyasatin ng NBI ang pagkamatay ng asawa nito. And you know what? I was given the case for my first assignment. Akala ko magkakatulungan tayo. Yun pala, magiging magkalaban tayo. Professionally, I mean. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay malaman natin ang katotohanan. Malakas ang kutob ko na ibang pumaslang kay Adora Rivas, hindi si Briggs. There was someone else in her condo last night. Dala ko ang aking kotse. Would you like me to give you lift hanggang sa Makati City Jail? Aba, oo naman. At nang magkausap tayo mabuti, I am inviting you for lunch pagkatapos namin mag-usap ni Briggs. Kung gayon, tayo na. Pero hindi na ako magpapakita kay Briggs. Hihintay na lamang kita sa labas. Maraming pulis na kilala si Rosel sa Makati City Jail. Madalas siyang pumunta dito para kausapin ang kanyang mga clients. Karamihan sa mga ito ay drunk driving cases, physical injuries, petty theft, at kung ano-anong maliliit na kaso. Nginitian siya ng jail guard on duty sa main entrance. May papiyansahan ka bang kliyente ngayon, attorney? Tanong nito kay Rosel. Hindi, Sarge. Ang kliyente ko ngayon ay si attorney Rex Marpori. Ipinasok dito kaninang madaling araw. Ah, oo, yung abogadong suspect sa pagpatay dun sa ginang sa kondo nito. Isang drug-related homicide ito, attorney. Malaking kaso to at mapanganib. Kasamahan ko si attorney Marpori sa opisina. Gusto mo bang ilabas ko ito sa selda o ikaw na lamang ang pupunta doon? Nag-iisa ba siya sa kanyang selda? Tumango ang pulis. Pupuntahan ko na lamang ito doon. Pasasamahan kita. Tinawag ng pulis ang isa pang kasamahan. Binaybay ni Rosel at ng kasamang pulis ang mahabang kulungan at nadaanan nilang mga selda ng nakakulong doon. Nagpituhan at nagsigawan ng mga bilanggo ng matanaw si Rosel. Bihirang makakita ang mga ito ng ganoon kagandang abogado. Nakakaliyo ang amoy na nanggagaling sa siksikang selda. Amoy pawis, alak, sukat, anghit. Pinigil ni Rosel ang paghinga para hindi maduwal. Nakahiga sa bandang ibaba ng double-deck bed si Briggs nang pumasok sa selda si Rosel. Maliit ang selda. Malapit ang kama sa isang naninilaw na lababo at walang takip na naninilaw ding inodoro. Nakapikit si Briggs. Hindi malaman ni Rosel kung tulog ito o nagpapahinga lamang. Sandaling tumayo sa may pintuan si Rosel. Hinagod niya ng tingin ang nakahigang abogado na ngayon ay isang suspect sa pagpatay kay Adora Rivas. Briggs? Nagmulat ng mga mata si Briggs at parang nakiramdam muna. Pagkatapos ay bumalikwas ng bangon. Rosel? Kumusta ka na, Briggs? Heto, nakakulong at number one suspect sa isang murder case. Tumayo ang abogado at tinungo ang lababo. Naghilamos ito ng muka. May maliit na mesa sa sulok at dalawang upuan. Maupo ka, Rosel. Itinuro ito ni Rex. Pasensya ka na sa bagong bahay ko. Pinilit ang abogadong tumawa. Inabot ng abogadang dala nitong pagkain kay Rex. Bago siya umalis, bumili sila ni Joanna ng kanin at fried chicken. Pansit canton at isang bote ng malaking coke sa kantin. May dala ding malinis na t-shirt si Rosel na padala ni Joanna. Hetong pagkain at bihisan. Parang hindi ka pa yata nag-aalmusal. Dinalhan ako kanina ng kape at pandesal na matigas pa sa bato. Wala akong ganang kumain. Rex, kalmahin mo ang iyong sarili. Kailangan mo ngayon ng presence of mind at katatagan. Nahaharap ka sa malaking problema. Hindi maayos ang anyo ng abogado. Gusot ang suot nitong polo barong at gulong buhok. Haggard ito at mukhang aburido. Ano nangyari, Rex? Wala akong pinapatay na tao o butiki man lamang sa loob ng kondo ni Adora. Kung yan ang gusto mong malaman. Yan din ang paniniwala ko, Rex. Paano ka nasangkot sa patay yung nangyari dun? Dumitig sa panauhin si Rex. Tinatalo mo ba ako o ikaw ang magiging abogada ko? Bakit mo ako tinatanong? Nakipagtitigan si Rosel. Oo, ipinadala ko dito ng opisina natin to represent you as your dean's counsel. Pero bakit ikaw? Ayon kay Attorney Damaso, inilapit ang kaso mo sa ilang mga criminal lawyers na kilala nila. Tumanggi ang mga itong hawakan ng kaso mo, Briggs. Damn those son of a bitches. Bakit daw? Simple.
may connection sa organized crime ang asawa ng biktima. Takot ang mga ito, period. Lumamlam ang mga mata ni Briggs. At ikaw, hindi ka ba natatakot, Rosel? Hindi, Briggs. Kung oras nang mamamatay ang isang tao, mamamatay ito. Yan ang paniwala ko sa buhay. Hindi naman siguro ako mamamatay dahil ipagtatanggol kita. Kaya mo bang kasong to? Napalunok si Rosel. Kung wala kang bilib sa kakayahan ko, sabihin mo na ngayon pa lang, maraming government lawyers naman pwedeng ma-assign sa'yo yung humahawak sa kaso ng mga pauper litigants. Hindi agad nakakibu si Briggs. Iniisip ko kasi na... Na isa lamang akong junior partner sa law office natin. Kung matalino ka at wise, Mr. Senior Partner, wala ka sana dito ngayon. Sarcastic ang wika ni Rosel. Sa takbo ng mga pangyayari, you don't seem too bright after all. Tumayo na ang dalaga. I will inform the office that you do not need my professional service. Hinawakan ni Briggs ng mahigpit ang kamay ni Rosel. Wait, please don't go, Rosel. Kailangan kita. Pinapawisan at malamig ang palad ni Briggs. Muling naupo si Rosel. Kumain ka muna, Briggs, at habang kumakain ka, isalaysay mo sa akin ang mga events as you remember them mula nang pumasok ka sa kondo ni Adora. Pabayaan mong tulungan kita sa abot ng aking makakaya. Thanks, Rosel. Tinulungan ng dalaga na buksan ang dala nitong pagkain. May dala siyang paper plates at plastic fork and spoon at isang baso. Let's get down to business, Briggs. Sabihin mo sa akin ang pawang katotohanan lamang, kahit na derogatory ito sa'yo. Nagsimulang kumain si Briggs. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Panimula ni Briggs. Nang dumating ako doon, wala pa si Adora dahil tumawag daw si Adora at ipinagbilin ito. Pagkatapos? Pumasok ako sa loob, walang tao. Naupo ako sa sopa at binuksan ko ang TV. Napansin kong may Johnny Walker sa ibabaw ng counter ng minibar. I poured myself a drink pagkatapos kong kumuha ng yelo sa ref at baso. I had several drinks. Nalasing ka? Ewan ko, nakatulog ako ng mahimbing. Napakalalim ng tulog ko. Nang maalimpungatan ako, may naaninag akong aninong puting-puti na nagdaan sa harap ng TV. Mukhang snowman ito, nakasuot ng dark glasses. Snowman na naka-dark glasses? Baka naman nananaginip ka lamang, Briggs. Yun din ang inisip ko. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at nakita ko si Adora na nakahandusay sa carpet sa ilalim ng ulo nito. Ano pang nakita mo? May baril na malapit sa bangkay ni Adora. Nasabi ba sa'yo ni Adora kung ano talagang negosyo nito? Sabi nito ay brokerage. Nasa import-export business daw silang mag-asawa. Anong merchandise ang ini-import ng mga ito? Mga ivorim daw, lovebirds, parrots, and figurines. Nag-isip si Rosel. Ako ang nakatanggap ng tawag ni Adora Rivas ng gabing yun na nagkausap kayo. Pero hindi ko maaaring gawing ebidensya ang mensahe na yun dahil ako ang abogada mo. Lalabas na baka gawa-gawa ko lamang yun. Mahalaga ba yun? Hindi naman pero makakatulong din sana ito. Magpapatunay na may usapan kayo at mapapawi ang hinalang nagsadya ka dun para patayin ito. What chances do I have, Rosel? Huwag kang mawala ng pag-asa. Wala pa tayong preliminary hearing. Pinalalakas mong loob ko. Kailangan mo yan. Sige, aalis muna ako. May mahalaga akong lalakarin na may kaugnayan sa kaso mo. Thanks again. Pipilitin kong mapiyansahan ka para makalabas ka sa lunggang ito, Briggs. Medyo naiinip na si Mark Rosales nang dumating si Rosel sa kantinang City Jail, kung saan naghihintay ang NVI agent. Akala ko doon ka na matutulog. Biro nito. Ipinasalaysay ko lahat kay Briggs ang natatandaan nitong mga pangyayari. Pagsamasamahin natin ang anumang information na ating makakalap, Mark, mukhang interesting ang kasong ito. According to our supervisor sa NVI, matagal nang under surveillance ang mag-asawang Enrique at Adora Rivas. They are suspected of being active in drug trafficking dito sa bansa. Kanang kamay daw ng drug lord na si Nathaniel Chen si Enrique. Si Nathaniel Chen ay miyembro ng makapangyarihang riad ng 18 Karat Gang na nakabase sa Hong Kong. Si Enrique Rivas ang nagsmuggle ng droga para dito. Walang kinalaman si Briggs sa katiwaliang ito. Ni hindi yata nito alam na connected si Adora sa drug trafficking. Imposible, Rosel.
Very close si Rix kay Adora at abogado ng babae ito. Ang hirap nito, nahuli si Rix ng NBI in the course of their ongoing drugs investigation sa mga Rivas. Magiging drug-related homicide case ang isasampa kay Rix. Nagpunta si Rix doon dahil tinawagan ito ni Adora. Oo, pero may tipang NBI na may shipment ng shabu na nasa kondo ni Adora. May dalang search warrant ang mga ito nang lumusob sa kondo. Nadatnan nilang nakatunghay si Rix Marpore sa bangkay ni Adora. Hindi naman nangangahulugan dahil naroon ito ay ito nang pumatay. His fingerprints were on the gun that killed the victim. At sa kung ano-anong bagay sa loob ng kondo. Pwede mo ba akong isama sa kondo ni Adora, Mark? Oo, hindi pa complete ang toxicology and microscopy reports. Pero tapos na yata ang autopsy report. I also want to know the results of forensic tests. Makabubuting huwag kang makitang kasama ko palagi sa kasong ito, Roselle. Mapanganib dahil organized crime ang kasangkot dito. Mga drug lords, maaari kang mapatay kapag tinira ako. Huwag mo naman akong takutin, Mark. Just keep your eyes open and be alert. Kinabahan din ng abogada, pero hindi na siya maaaring umurong pa sa kaso. Ayaw na ayaw ni Roselle ang pumunta sa scene of the crime. Naroon kasing lahat ng evidences of man's inhumanity to men. Wala na doon ang bangkay ni Adora Rivas. Pero ang nanigas at nanuyong dugo nito sa carpet, walang palatandaan ng struggle sa lugar. Maayos ang lahat. Naroon ang TV, ang supang inupuan ni Rix kung saan nakatulog ito, ang bote ng Johnny Walker, at ang wine glass. Paanong napatay si Adora nang napakalapit kay Rix na hindi na malayan ng abogado? May silencer sigurong baril. At dahil nga sa medyo nakainumang abogado at napahimbing ang tulog nito. May amoy sa lugar na yun na hindi gusto ni Roselle. The scent of death. Naroon pa rin ang amoy kahit nilinis na ng mga technicians o forensic experts ang lugar. Lumabas sa kondo si Roselle. Hinanap niyang ladies room sa labas. Kailangang basain niya ng malamig na tubig ang kanyang mukha at maghugas ng mga kamay. Nanaog na sila ni Mark para tanungin ang security guard na nagbigay ng susi kay Briggs. Amoy alak ang hininga ng security guard nang lumapit dito ang dalawa. Nagsimula nang magtanong si Mark. Tinanong ni Mark Rosales kung nasa logbook ang mga naging panauhin ni Adora Rivas ng araw na mapatay ito. Sinabi ng secure na tatlong mga lalaking nagpunta doon. Paano mo natiyak na doon pupunta ang lahat ng tatlong nakasulat dyan? Tanong ni Mark. Walang ibang tenant sa top floor. Paano kung may nag-elevator hanggang sa 9th floor at pagkatapos ay dumaan sa hagdanan para patayin si Mrs. Rivas? Nakalakang mga pinto sa hagdanan mula sa labas. Nakarecord din ba sa logbook ang pag-alis ng tatlong panauhin ni Mrs. Rivas? Nakita mo bang lumabas ang mga ito? Oo, nariyan ang oras ng kanilang paglabas. Hindi ka kaya nakatulog kagabi, Manong? Ano nga ba ang pangalan mo? Carlos Carrion, hindi po ako natutulog sa trabaho, sir. Nakilala mo bang lahat ng mga panauhin ni Mrs. Rivas ng araw na yun? Opo, dahil kilala ko naman ang mga ito. Madalas na pumunta dito ang mga ito, kina Mrs. Rivas. Nang umaga, si Mr. Roberto Maniago, mahilig sa mga hayop at mga ibon. Palaging parang galit ito kapag pumupunta dito. Nung bandang gabi na, kakatapos ng takip silim, ay si Mr. Nathaniel Chen ang dumating. Ang pinakahuli ay ang akusadong si Attorney Rix Marpore. Natitiyak mo bang si Mr. Nathaniel Chen ang pangalawang dumating? Madalas pumunta ito dito. Nakita ko na din ito sa TV at dyaryo. Hindi ko makakalimutan dahil pare-parehong suot nito. Puting-puti. Mula suot hanggang sapatos. Naka-ponytail ang buhok at laging nakasuot ng dark na salamin sa mata. Kahit na sa gabi. Kahit na 1 kilometro pang layo sa akin. Makikilala ko si Nathaniel Chen. Nagkatinginan si Mark at Roselle. Ang logbook. Naroon nga ang pangalan ng mga binanggit na panauhin ng security guard. Nakakausap mo ba si Nathaniel Chen kapag naririto? Tanong ni Mark sa security guard. Naku, hindi sir. Hindi nga napirma yan sa logbook. Yung kasamang bodyguard ang pumipirma. Pero nang gabing dumating ito na napatay si Mrs. Rivas, walang kasama itong bodyguard. Kinawayan ako pagpasok sa pintuan na isulat ko na lamang ang pangalan sa logbook. Isinulat ko naman. Paano nang umalis ito? Kailangan itong pumirma, hindi ba? Tiningnan uli ni Mark ang logbook. Bakit walang pirma ito dito? At walang nakalagay na oras kung kailan umalis?
Nagkamot ng ulo ang security guard. Hindi ko na po napapansin ang pag-alis ni Mr. Chen. Dahil nakatulog ka, dahil nakainom ka, hindi ba? Hindi po ako nakatulog. Uminom ako ng kaunti para nga hindi makatulog. Ito kasi ang epekto sa akin ng alkohol, parang kape. Hindi ako makatulog. Eh bakit hindi mo nakitang lumabas si Chen? Nakalimutan ko nang nasa itaas pa ito. May iba bang labasan dito maliban dyan sa main entrance? Kapag nagtuloy sa basement, ang labasan doon ay yung exit ng mga sasakyan nakaparada doon. May security guard ba doon kung gabi? Meron, pero palakad-lakad ito, nagpapatrolya sa basement. Kung nagdaan doon pala ba si Mr. Chen, baka hindi nito nakita. Tanungin niyo ito. May nalalaman ka ba tungkol sa negosyo ng mga Ribas? Si Rosel ang nagtanong. Wala, maliban sa binanggit ni Randy sa akin minsan. Nag-i-import at nag-e-export daw ang mag-asawa. Sino si Randy? Tanong ni Mark. Assistant ni Mr. Ribas, tagagawa ng mga trabahong ayaw gawin ng boss nito. Taga-deliver, taga-bayad ng bills, at taga-dala ng pera kay Mrs. Adora na mula sa asawa nito. Nagdadala ng pera kay Mrs. Ribas? Hindi ba sila magkasamang nakatira dito? Dati, pero nagkalat sila dahil sa kasiselos ni Mr. Ribas. Nadatnan yata nito minsan ang babae na may karomansa sa itaas. Nagwala si Sir Enrique at muntik nang mapatay nito yung lalaki. Napanganga si Rosel na itanong sa sarili kung anong klaseng babae si Adora Ribas. Kilala mo ba yung sinasabi mong lalaki na karomansa ni Mrs. Ribas? Curious na tanong ni Rosel dahil gusto niyang malaman na baka si Briggs yun. Hindi, minsan lamang yun pumunta dito. Batang-bata at mestizo, mukhang callboy. Pinigil ni Rosel ang pagtawa. Naisip kasi niya may pagkatsismosong kausap na lang security guard. Pero kasal pa rin sila? Hindi nagpaanal ng kasal? Tanong ni Mark. Oo, pero matagal nang hindi nagpupunta dito si Mr. Ribas. Nagre-reklamo nga si Randy sa kakadala ng pera dito. Hindi gusto ni Rosel ang takbo ng mga pangyayari. Tsak na mapaghihinala ang kapit ni Adora Ribas si Briggs Marpori dahil nagpupunta ito sa kondo at wala na pala doon ang asawa ni Adora. Salamat sa pakikipagkooperasyon mo sa amin, Carlos. Sabi ni Mark at tinapik ang balikat ng security guard. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Sabi ni Carlos Carion. Para sa ikapagtatagumpay ng katarungan. Nang nasa kotse na sila ni Mark, sinabi ni Rosel ang nasa isip niya. Ang gusto kong pagtuunan ng pagsisiyasat mo sana ang hindi pagkakapirma ni Nathaniel Chen sa out column ng logbook at ang hindi pagkakapansin dito ni Mang Carlos na lumabas ito kung nagdaan ito sa basement nangangahulugang gustong umiwas ito sa maaaring makakita dito. Sinasabi mo bang si Chen ang bumaril kay Adora Ribas? Hindi naman exactly, Mark, pero natitiyak ko na nasa loob ito ng kondo ni Adora nang dumating doon si Briggs at oo, posible ding itong pumaslang sa biktima. Anong iniisip mo, Rosel? Hindi mo kaya pwedeng kausapin si Nathaniel Chen? Oh no! Mahigpit na ipinagbibilin sa headquarters na wag munang lumapit ang sino sa amin sa grupo ni Chen. Lalong-lalo na kay Nathaniel Chen. Later on perhaps, pero kailangan hintayin kong utos. Ganun ba? Kailangan ko kasing makausap si Nathaniel Chen. Mahalaga ito sa gagawin kong defense. Ikaw ay pwede, Rosel. Dahil kliyente mo si Briggs, ang akusado. Pero mapanganin, isa pa napakahirap gumawa ng appointment kay Chen. Para kang gagawa ng appointment kay Lucifer. Isa sa tatlong panauhin ni Adora ang pumatay dito. At natitiyak kong hindi si Briggs. Hindi rin si Robert Manyago. Galit ito sa mga Ribas dahil sa pag-i-import ng mga ito ng ibon. Crusader si Manyago against cruelty to bird and animals. Pero hindi sapat ito para pumatay ito ng tao. So, si Nathaniel Chen ang suspect mo? At gusto mong tanungin ito tungkol dito? My God, Rosel, do you know what you are up to? Isang powerful drug lord itong gusto mong kausapin. Hindi ko naman derechahang tatanungin ito kung pinatay nito si Adora Ribas. I have only a few questions to ask him. At hindi nito ikagagalit ang mga ito. Nagkibit balikat si Mark. I doubt it kung papayag itong makipagkita sa'yo, Rosel. I have to try. Talagang gagawin mo ang lahat para kay Briggs Marpori, ano? Kahit na manganib ang buhay mo, may pag-ibig ka dito, hindi ba, Rosel? Namula ang abogada.
Don't be ridiculous, Mark. Talagang ganito ako sa lahat ng mga kliyente ko. And I will do everything para maipanalo ko ang kaso. Hindi na lamang kumibu si Mark, pero hindi ito naniniwala sa sinabi ni Roselle. Dahil homicide ang isinampang kaso laban kay Rex Marpori, nakapagpiansa ito. Nang pumasok sa opisina kinabukasan si Roselle, nalaman niya nang nasa tanggapan nito si Rex. Nagtungo doon si Roselle. Hi, Rex. Kumusta ka na? Mabuti at pumasok ka. Pero hindi ako magtatagal. Hinintay nga lamang kita at baka kailangan mo kong kausapin. Pilit na pilit ang ngiti ni Rex. What seems to be the problem, Rex? Napansin ni Roselle na may malaking kahon sa ibabaw ng mesa ni Rex. Tila pinaglagyan nito ng mga personal belongings na nasa opisina. Mukhang iuuwi mo yata ang mga yan. Tanong ng dalaga. Rumihistro ang lungkot sa mukha ni Rex. Sabi ng dalawang gurang na panyero natin na wag na daw muna akong pumunta dito. Hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa akin. Nalungkot si Rex. May katwira naman ang mga ito. I'm sorry, Rex. Ako naman ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi sana ako nagpunta kay Adora ng gabing yun. Huwag mo nang isipin yun dahil nangyari na. Concentrate on the case. Isipin mong mabuti kung meron ka pang hindi nasasabi sa akin. Lalo na yung anggulong may naaninag kang parang puting anino. May palagay ako nasa puntong itong misteryo ng pagkakapas lang kay Adora. Anong ibig mong sabihin? May ibang tao sa kondo nang dumating ka. Maaring itong salarin. Bumuntong hininga si Roselle. Mag-iingat ka, Rex. Nanganganib ang buhay mo sa syndicate na kinabibilangan ni Nathaniel Chen, na tila madalas magpunta sa kondo ni Adora. Anong gagawin ko ngayon? Makabubuti sigurong huwag ka na munang umuwi sa bahay mo. Sa iba ka na muna tumira at huwag kang maglalabas. Saan? May mga relatives nga ako dito pero I'm sure that I will not be welcome dahil nabasa na ng mga ito tungkol sa pagka-aresto ko. Doon ka muna tumuloy sa bahay ko. Magluluto ko para makakain ka. Natitiyak kong gutom ka na. Parang hindi makapaniwalang napatingin ng matagal si Brick sa kausap. Baka makaabala sa'yo at magagalit ang pamilya mo. Nag-iisa ako sa bahay, Bricks. Nasa probinsya ang mga parents ko. Iwan mo na muna ang kotse mo dito sa parking lot ng opisina. Nakabili ako ng second-hand Toyota ng hulugan. Dito ka na sumakay. Parang gustong umiyak ni Bricks. Thanks, Roselle. Pagkatapos ng mga nagawa kong pangiinis sa'yo, tinutulungan mo ako. Kalimutan mo na yon. Just don't ever call me Junior again. Napangiti si Bricks. Oo, ipinangangako ko. Nagluto ng sinampalukang manok si Roselle na alam niyang isa sa mga paboritong ulam ni Bricks. Halatang hindi nakakakain ng abogado habang nasa kulungan. Namayat agad ito. May mga damit ka dyan na binili ng sekretary mong si Joanna. Baka gusto mong maligo habang nagluluto ako. Hayun ang banyo. Thanks, Roselle. Kailangan ko talagang maligo. Naging erratic ang tibok ng puso ni Roselle nang makita niya lumabas mula sa banyo si Bricks. Suot nitong shorts at t-shirt na bigay ni Joanna. Alam ni Roselle na higit pa sa loyalty ang nararamdaman ng sekretary ni Bricks para sa boss nito at nauunawaan niyang damdamin ni Joanna. Hindi nakaligtas ito sa karisma ng gwapong abogado. Mabuti na lamang at hindi nakita ni Bricks ang pagkakatitig niya sa lalaki. Halatang gutom na gutom si Bricks at halos maubos nitong niluto ni Roselle pati na ang salad na pipino at kamatis na may suka. Ang sarap mo palang magluto. Maswerte ang lalaking makakaisang puso mo. Dahil lamang sa masarap akong magluto? Isa lamang ito, napakarami mo mga katangi ang maipagmamalaki ng sino mang lalaki, Roselle. Oh, wag mo na akong bulahin. Pagbubutihin ko naman ang pagtatanggol sa'yo, kahit na hindi mo gawin ito. Natawa ang abogado sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maaresto ito. Tinulungan ni Rex ang abogado sa pagliligpit ng kinainan nila. Pagkatapos nagkape sila sa living room. Ayon sa results ng lab test sa dugo mo, you were drugged. May strong residual traces ng alcohol and drugs sa bloodstream mo. Drug? Kaya siguro ako nakatulog ng mahimbe. Nasa whiskey na ininom mo ang drugs. Napailing si Roselle. May ibang nakaalam na papunta ka doon sa kondo ni Adora and you were set up. May pumatay kay Adora. Ipinahawak sa iyo ang baril na ginamit dito para mapunta doon ang fingerprints mo. May tao doon nang dumating ka. Sabi mo, may naaninag kang parang snowman na puting-puti ang suot at naka-dark glasses, hindi ba? Tumango si Briggs. Kung makarating ang kaso mo sa trial,
itong pinakamahalaga mo sasabihin sa hukuman. Ano kaya ang inilagay sa alak na ininom ko? Hindi ko man lamang nalasahan ito. Chloral hydrate. Ito ay sedative hypnotic at may elimination half-life mula 4 hanggang 12 oras. My God, I was framed. May nag-set up nga sa akin. Kinabukasan lumakad si Rosel. Huwag kang lalabas ng bahay, Briggs. Mahigpit na bili ng abogada. Kompletong pagkain sa ref. Kung may kailangan ka, mag-text ka sa akin. Huwag kang magbubukas ng pinto kahit na kanino. Kapag darating na ako, magte-text ako sa'yo. Ang bubuksan mo lamang ay ang trangka sa loob. Gagamitin ko ng susi ko sa pagpasok. Yes, ma'am. Masusunod ang inyong mga utos. I'm serious, Briggs. Kailangan mag-ingat ka. Pinuntahan nila ni Mark si Mr. Roberto Maniago. Tinanong kung ano ang sadya nito nang magpunta sa kondo ni Adora at kung bakit tila galit ito sa mag-asawang Ribas ayon sa security guard. Galit ako sa mga ito dahil sa kalupit ang ginagawa nila sa mga ibon. Dahil malupit ang paraan sa paghuli ng mga ibon. Maraming mga nababalda sa mga ito at namamatay in the process ng paghuli. Kaya tutulak ko sa karumal-dumal na negosyong ito. Pero front lamang naman ang mga ibon sa ginagawang drug smuggling ng mga Ribas, hindi ba? Wala akong alam tungkol dyan. Nang pumunta ako dun, walang sumasagot sa kondo ng diinan ko ang buzzer. Kaya umalis na din ako, wala akong nakausap sa kanila. Pero determinado kang wakasan ng negosyo ng mga Ribas ng Verde Import, hindi ba? Kung isa ako sa mga suspects nyo, dapat nyo malaman na hindi sapat ang pagmamalasakit ko sa mga ibon para maging murderer ako. Napakababaw naman ang dahilan ko kung ito lamang. Naniwala naman si Mark sa kausap. Hindi mukhang papatay ng kahit na ipis ang lalaki. Isa pa umaga nang magtungo ito doon. Gabi ang established time ng paslangin si Adora Ribas. Iisa na lamang ang hindi pa natin nakakausap. Si Nathaniel Chen. I advise you not to see him, Rosel. Ani ni Mark. He's a very dangerous man. Daramdamin ko ng labis kung may masamang mangyari sa'yo. Ginamit lahat ni Rosel ang assets niya para makagawa ng paraang makausap si Nathaniel Chen. Isang kliyenteng Chinese ang pinakiusapan ng abogada para gumawa ng appointment kay Chen para sa kanya. Kaibigan ng kliyenteng ito ang drug lord. How did you do it, Mr. Tan? Tanong ng dalaga. I told him you need his help and that you are the counsel of accused Briggs Marpori. He told me Briggs was also his friend. Walang pinagsabihan si Rosel na makikipagkita siya kay Nathaniel Chen. Kahit na kay Mark o Briggs ay hindi niya sinabi ito. Baka kasi sundan siya ni Mark at mapahamak pang kaibigan niya. Si Briggs naman, tsak napipigilan siya nito. Inihanda niya mabuti ang sarili sa pakikipag-usap sa drug lord. Kailangan siyang maging maingat sa pagsasalita o pagtatanong. Isang pagkakamali lamang at baka hindi na siya makalabas sa teritoryo ni Nathaniel Chen. Naisip niya kung bakit niya kailangan gawin ito. Para ba kay Briggs? O gusto lamang niya maipanalo ang kaso na tsak niya magiging sensational? Para magkaroon siya ng pangalan sa daigdig ng mga batikang mga criminal lawyers. Mas gustong isipin ni Rosel na ang huli ang dahilan, hindi ni Briggs. Gusto niyang sumikat bilang isang criminal lawyer. Tsak na magiging senior partner siya agad sa opisina nila kapag naipanalo niya ang kaso ni Briggs Marpori. Nakaramdam ng matinding tensyon at nervyo si Attorney Rosel Villamar nung pumasok siya sa malaking tanggapan ng Pyramid Exports. Mukhang desente ang lugar at legal ang negosyo dito. Pinatuloy ng isang sexing receptionist si Rosel sa pinakamataas na palapag ng gusali. Expected daw siya ni Mr. Nathaniel Chen. Nasa 12th floor ang pribadong tanggapan ni Nathaniel Chen. Sinamahan siya ng isa pang sekretary hanggang sa pintuan ng silid ni Mr. Chen. She opened the door for her. Nakaupo si Nathaniel Chen behind a large desk. Nasa gitna ito ng carpeted office. 4 na malalaking bodyguards ang nakapaligid sa drug lord. Parang mga vultures ito kung makatingin sa abogada. Nakapolo barong ang mga ito, pero mukhang mga goons pa rin. Tumayo si Nathaniel Chen sabay lahat ng kamay nito. I am Nathaniel Chen. Pagpapakilala nito sa sarili. Friends and associates call me Nathan. You may do the same. You must be Attorney Rosel Villamar, am I right? Yes, I am very honored to meet you, Mr. Chen. Nagkamay sila. Nanlamig ang mga kamay ni Rosel. Hindi niya inaasahang gwapo si Nathaniel Chen sa personal. Bata pa pala ito, kasing edad lamang marahil ni Briggs ang inche. Nakasuot nga ito ng pure white with his dark glasses on. Mahaba ang buhok tied at the back in ponytail style.
na itanong ni Rosel kung may itinatago kaya itong kapansanan sa mga mata. Ngunit ayaw nitong mga has na magtanong ng kahit na anong wala namang kaugnayan sa kaso. What can I do for you, Rosel? You want to know if I was at the premises of Adora's condo when she was murdered? Yes, nakasulat ang pangalan mo sa logbook ng security guard. Pero wala kang signature either sa in or out column. Dahil wala ako doon, kaya hindi ako nakapirma. Kung paniniwalaan mo si Carlos Carrion, malabo ang mga mata nito at palaging umiinom while on duty. Hindi ako magtataka kung nakakita nga ito ng isang dosenang Nathaniel Chen doon ang araw na yun. Kilalang kilala ka doon ni Mang Carlos. Pero to tell you the truth, hindi ako naniniwalang naroon ka. Dahil ang isang katulad mong makapangyarihan ay hindi gagawa mismo ng krimen. Mag-uutos ito ng tauhan. Am I right? Yes, isa pa, I was somewhere else at ipapakita ko sa iyong evidence. May kinuhang pahayagan si Nathaniel mula sa kahonan desk nito at iniabot kay Rosel. Isang news item ito. Naroon ang larawan ni Nathaniel Chen habang nagsasalita ito before a group of Chinese businessmen sa Chinatown. Nakalagay doon ang date and time while he was making the speech. Hindi maaaring nasa dalawang magkaibang lugar ito sa parehong petsa at oras. Mahigpit ang alibay ng drug lord. Alam ng abogada na nagsasabi ng totoong kausap. I believe you, Nathan. Ani ni Rosel at tumayo na siya. Hindi na kita aabalahin pa. Thank you for your cooperation. You are free to come here if you need my help again. Ngumiti si Nathaniel Chen. It was nice talking to you, Attorney Villamar. Sinulyapan ni Rosel ang apat na bodyguards ni Nathaniel. Kinilabutan ng abogada. Mukhang vultures pa rin ang mga ito. Kaya mo kayang ipadismiss ang charges laban sa akin? Tanong ni Briggs Marpori kay Rosel nang nakaupo na sila sa unang hearing. May chance, Briggs. Presensya mo lamang ang nakita ng NBI sa condo ni Adora. Walang powder burn sa mga kamay mo and you were obviously drugged to indicate a frame-up. Nagsimula na ang paglilitis. Tinawag ang unang witness. Ang isa sa mga apat na NBI agents na pumasok sa condo ni Adora Ribas nang naroon si Briggs Marpori. Isinalaysay nito na nakita nila si Briggs na nakatingin sa bangkay ni Adora. Tila wala daw sa sarili ang abogado. Gumawa ng cross-examination si Rosel kung saan napatunayan niya na may naglagay ng pampatulog sa alak na ininom ni Briggs. Kaya tila wala sa sarili ito nang tanungin ng mga NBI agents. She was presented as exhibit sa lab test sa dugo ni Briggs na nagpapatunay na may drugs sa ininom nitong alak. Sumunod ang forensic testimony. Autopsy, fabrics, fibers, blood types. Dito lumabas na may fingerprint si Briggs sa barrel na ginamit sa pagpatay kay Adora Ribas. Hinawakan mo bang barrel, Briggs? Pabulong na tanong ni Rosel sa kliyente niya. Hindi ko matandaan, Rosel. Alam ng abogada na masamang balita ito. Kahit na circumstantial evidence ito, pwedeng maging matibay na batayan para madiin si Briggs. Pagkatapos ng hearing, sinamahan ni Rosel si Briggs sa bahay ng abogado. Mula nang mapiyansahan ito, miminsan pa lamang umuwi sa bahay nito si Briggs. Sa bahay na ni Rosel ito tumira. Naging balang dalawa nang pumasok sila sa bahay ng abogado. Gulong-gulo ang loob ng bahay, parang dinaanan ng bagyo. Nagsambulat ang mga kasangkapan. Halatang may nanloob doon at may mahalagang bagay na hinanap. Labas ang mga trophilos at upholstery ng sala ni Briggs. Pero ano ang hahanapin nila dito? Himutok ni Briggs. Baka iniisip nila na may droga kang itinatago dito dahil sa kaugnayan mo sa mga Ribas. Kailangan sigurong i-report mo to sa mga pulis. Nanlambot si Briggs, napaupo sa isang silyang hindi nakabaliktad. Bakit nangyayari to sa akin, Rosel? Lakasan mong loob mo, Briggs. It's not the end of the world. May awa ang Diyos at makakaraos ka din sa problemang ito. Idinantay ni Rosel ang isang kamay niya sa balikat ni Briggs. Hinawakan ni Briggs ang kamay ng dalaga. Salamat at naririto ka sa tabi ko ngayon na dinadamayan mo ko. Tumayo si Briggs. Sinapong mukha ng abogada sa kanyang dalawang kamay and looked into her eyes. Then he pulled her to him and held her close. So very close. Hindi alam ni Rosel kung nagawa ni Briggs yun dahil sa bigat ng problema nito o sa pagkalito. Ninais ng isipin ng dalaga na niyakap siya ni Briggs dahil he desired her and loved her. He bent his head and his mouth found her lips. He kissed her gently at first until passion flared between them. And the kiss became deeper and more demanding. Hindi inakala ni Rosel na makakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa mga halik ng dati niyang kaaway.
Naramdaman niyang ang dati niyang crush kay Brix Marpori ay tumindi. Now she had fallen in love with him. Pero biglang sumagi sa alaala ni Rusel ang pagiging babaero ni Brix. Minsan ay isinumpa niya sa sarili na hindi siya magiging isa sa mga biktima ng gwapong abogado. But now tila nakalimutan ni Rusel ang defenses niya. Dahil gusto niyang nangyayari sa kanila ni Brix, she put her arms around his neck and kissed him back with the intense love had for him. Pinuntahan ni Mark at Rusel ang asawa ng biktima sa kasalukuyang kinaroroonan nito mula nang maghiwalay sila ng tirahan ni Adora. Malaki din ang bahay ni Enrique Rivas. It was a sprawling Mexican-style house na nasa isang magandang lugar sa Quezon City. Habang patungo sila doon, napansin ni Rusel na hindi masyadong nagkikibu si Mark. Hindi tulad ng dating kilos nito na palakwento at palatawa. Halatang may problema ang lalaki, pero hindi na nagtanong si Rusel. Iniisip kasi niyang mga itatanong niya kay Enrique kapag nagkaharap na sila. Sa totoo, nakakaramdam ng panibugho si Mark sa puspusang pag-aasikaso ni Rusel sa kaso ni Brix Marpori. Lahat na halos ng oras ng abogada ay nakalaan na dito at nababalitaan pa ni Mark na tumira sa bahay ni Rusel si Brix. Hindi nakapagkatulog si Mark nang malaman nito ito. Ayaw aminin ng NBI agent sa sarili ang tumitinding damdamin nito kay Rusel. Umiibig ito ng lihim sa magandang abogada na ang turing naman dito ay isang kaibigan lamang. Walang courage si Mark na ipagtapat ang damdamin sa takot na maging mailap sa kanya si Rusel. Ngunit hindi mailihim ng binata ang kalungkutang nadarama. Pinatuloy sila ng katulong nang bumaba ang dalawa mula sa kotse ni Mark Rosales na ginamit nila sa pagpunta doon. Nasa living room si Enrique Rivas, nagbabasa ng dyaryo. Ngayon lamang nakita ni Rusel ang lalaki. Palaging si Adora ang nagpupunta sa opisina para makipag-usap kay Brix. Maupo kayo, magalang na sabi ng lalaki sa mga panauhin. Bumaling ito kay Rusel. Ikaw ang abogada ni Marpori? Opo. Napakabata mo pa pala at napakaganda. Nag-blush si Rusel sa hindi inaasahang papuring galing sa asawa ng biktima. May edad na si Enrique Rivas. Malapit na mag-50 years old ito. He looked dignified and respectable, na tila walang ginagawang labag sa batas. Kinamayan nito ang dalawa as they offered their condolences sa pagkamatay ng asawa nito. Inamin ng lalaki na hindi na sila magkasundo ni Adora, kaya napagkasunduan nilang maghiwalay ng tirahan. Masyado na itong naging maarte at nakakairita na, sabi ni Enrique. Itinaon pa nito ang pagkakapritsyo ng marami din akong naging problema. Pero maunlad naman ang import-export business nyo, hindi ba Mr. Rivas? Tanong ni Mark. At ang humahawak ng imports nyo ng mga ibon ay ang pyramid imports na pag-aari ni Mr. Nathaniel Chen. Natigilan si Enrique. Yes, mahusay ang services ng pyramid imports at wala akong reklamo dito. Are you aware that Mr. Chen is linked to a drug syndicate in Hong Kong? That he himself is considered a drug lord? Tanong ni Mark. Wala akong pakialam kung ano man ang ibang activities ni Chen. I do business with his import company and that's all. Alam ba niyo kung ano ang sasabihin ng misis niyo kay Attorney Marpori nang papuntahin nito ito sa kondo? Baka sasabihin niya sa abogado ang tungkol sa kaugnayan ko kay Nathaniel Chen. Ayaw ni Adora ito at pinakakalas na ako sa chinong ito. Madalas namin pag-awayan ito. Bakit hindi niyo mapagbigyan ng misis niyo? Natatakot ako. Kanino? At bakit? Parang hindi na dinig ni Enrique ang tanong. Sana'y mahuli sa lalong madaling panahon kung sino man ang pumaslang kay Adora. Pag-iiba nito sa usapan. Sinabi ni Enrique Rivas kay Rusel na hindi ito naniniwalang si Brix Marpori ang pumatay sa asawa nito. Pinagbantaan ka ba ni Nathaniel Chen, Mr. Rivas? Tanong ni Mark. Hindi ako, si Adora. Nalaman ni Chen na pinakakalas ako sa kumpanya nito. Sinabi ni Rusel na sinabi ng security guard na nagtungo sa kondo ni Adora si Nathaniel Chen ng araw na maganap ang krimen. Pero may ipinakitang press release si Chen na nagtatalumpati ito sa Chinatown sa mga oras na naganap ang krimen. Tight ang alibi ni Chen dahil nakalagay sa dyaryo ang petsa at oras ng okasyong yun. Natigilan si Enrique. Naging uneasy sa kinauupuan. Napatingin ito kay Rusel na tila hinihintay pang ibang sasabihin ng abogada. Natatakot si Adora na madamay kami sa reputasyon ni Chen na connected sa drugs. Baka daw kami makulong. Malaki ang pobya ni Adora sa iskandalo. Pero higit na malaki ang takot nito kay Nathaniel. Gagawin ang lahat para maiwasan ang gulo.
So, ang balak yung pagkalas kay Nathaniel Chen kaya ang naging dahilan ng pagkakapas lang sa inyong asawa? Maaari, pero hindi din ako nakakatiyak, Mr. Rosales. Seloso ka daw, sabi ng security guard sa kondo. Nagwala daw nang minsang may madatnan kang bisitang lalaki ng misis mo. Si Carlos, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa sinasabi ng sikyong yon. Lasengo ito't palaging tuliro ang isip. Don't take him seriously. Kailan mo huling nakita o nakausap si Adora? Tanong ni Mark. Matagal nang hindi kami nagkikita. Pero nang gabing bago ito napatay, tumawag siya sa akin. Sabi nito natatakot siya pero hindi sinabi kung kanino o kung anong kinatatakutan. Si Rosal naman ang nagtanong. Hindi man lang ba kayo nagpunta sa kanya para alamin kung anong problema niya? Hindi. Maraming emotional insecurity si Adora. Masyadong tensyonada at nerviosa. There was a time na she had been to a psychiatrist. Nagkaroon daw kasi ito ng urge na magpakamatay. Ano po bang tunay na dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ng misis nyo? Tanong ni Mark. Mukhang hindi sapat na dahilan kung si Nathaniel Chen lamang. Huminga ng malalim si Enrique. Hindi ko kayang ibigay kay Adora ang lahat ng personal na pangangailangan nito. Tulad ng ano? Ng bagay na yun. Mainit at mapaghanap si Adora. Hindi kumibusi na Mark at Rosel. Nawalan ng interes si Adora na makipagniig sa akin. Ibinaling nitong paghahangad sa ibang lalaki. Alam nyo ang tungkol dito? Si Mark. Of course. Pero hindi na ako pumalag. Alam ko kasing frustrated ito sa akin. Malaki ang tanda ko kay Adora. More than 10 years. Nahabag si Rosel sa kausap. Siguro kung nagkaanak kayo, it would have been different. Anang abogada. Dahil may mapaglilibangan si Adora. Natawa si Enrique Rivas. Pero hindi mo ba ako naintindihan, attorney? Impotent ako. Baog. Hindi ko kayang bigyan ng anak si Adora. Nalungkot ang lalaki. Gustong gusto pa naman ni Adora ang magkaroon ng anak. Sukdo lang maanakan ito ng ibang lalaki. Tulad halimbawa ni Brix Marpori. Nagkatinginan si Mark at Rosel. Parang nawala sa sarili si Enrique. He stared blankly into space. Maaari na kayong umalis. Formal na sabi nito. Wala na siguro tayong dapat pag-usapan. Wala pa rin kibuan si Mark at Rosel habang paalis na sila sa lugar na yon. Kapo pinagninilay ang mga sinabi ng asawa ng biktima. Nagpunta sila doon sa pag-asang makikita nila ang killer. Pero sa halip nakakita pa sila ng isa pang biktima. Biktima ng organized crime. Sa ikalawang paglilitis na patunayang malinis si Rix Marpori ayon sa paraffin test. Walang nitrate particles sa mga kamay ng abogado. Nagpapatunay na hindi ito nagpaputok ng baril. Sinabi ng taga-usig na posibleng gumamit ng guwante si Rix. Pero ayon sa mga NBI agents who broke into the condo, wala silang natagpo ang guwante sa scene of the crime. Ayon naman sa pulis na rumisponde nang itawag ni Rosel nang may nag-ransack sa bahay ni Rix. May nakita itong isang figure na puno ng shabu package sa loob nito. Tatlong pakete daw ng droga. Ipinakita ang nasabing figurine na tungkab ng ilalim at naroon pa rin ang droga sa loob nito. Isinumite ito ng prosecution bilang exhibit. Nagpulasan na ang mga reporters na naroon at unahang bumalik ang mga ito sa kanikanilang opisina para isulat ang mga pangyayari tungkol sa kaso. Itinakda ang susunod na hearing matapos ang 10 days. Pinawisan ng malamig si Rosel. Hindi naging maganda ang takbo ng paglilitis. Lamang ang prosecution. Dumaan sa harapan nila ni Rix ang dalawang senior partner sa kanilang law office. Formal lang mga ito. Their heads bent na tila hindi kilala ng mga ito si Rosel at Rix. Hindi din pinansin ni Rosel ang mga ito. Ang isipan niya ay na kay Rix. Nakaupong mag-isa ito sa defendant's table. Lumapit si Rosel at naupo sa tabi ni Rix. Wala nang tao sa loob ng courtroom. Iyo ba ang figurine na yon? Tumango si Rix. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nakuha palang mga pulis sa bahay mo? Nakalimutan ko na kasi yung tungkol sa figurine na yon. Regalo ito sa akin ni Adora. Pero ipinatago ko na muna dito. Naniniwala ka bang wala kang dapat na itago sa akin? Bilang protector mo? Bilang abogada mo? I am sorry. Umuwi sila sa bahay ng abogada. Sinabi ni Rosel na para matulungan niya si Rix, kailangang walang anumang bagay na ililihim ang lalaki. Inalam ng abogada kung anong personal na kaugnayan ni Rix kay Adora. Kung bakit gusto nitong magkita sila sa kondo ng babae ng gabing yon.
at kung madalas pumunta si Briggs. Opisyal na business lamang daw ang kaugnayan nila ni Adora. Ayon kay Briggs, although ipinaramdam ni Adora na may gusto ito sa abogado. Dahil sinasabi daw ni Adora ang frustration nito sa asawa at gusto nitong magkaanak kahit na sa iba. Nang matapos silang mag-usap, naging masuyo ang tinig ni Briggs. Rosel. Yes, Briggs. Kapag natapos lahat ito, marami tayong pag-uusapan. Tungkol saan? Sa ating dalawa. Sa ating kinabukasan. Magpahinga ka na, Briggs. Nakahanda na ang guest room. Naroon ako sa hukuman kanina. Ani ni Mark kay Rosel. Your side does not look promising. Oo nga eh. Malungkot na sabi ng dalaga. Pinalalabas nila ng kasangkot si Briggs sa drug activities ng mag-asawa at ang pagpatay ay drug-related. Naisip ko yung sinabi ng security guard na hindi ito maaari magkamali na si Nathaniel Chen ang nakita dahil sa pure white ang lahat ng kasuotan nito. Hindi kaya may iba pang panauhin si Adora ng gabing yun? How can we prove it? Ilalagay ng prosecution sa witness stand yung guard. Sasabihin itong tatlo lamang ang naging bisita at suportado ito ng logbook. Pero hindi pumirma si Chen sa logbook. Hindi pinapipirma ni Mang Carlos ito kahit kailan dahil nangingilag ito sa drug lord. So anong ibig mong sabihin, Mark? Paano nakakatiyak ang guard na si Nathaniel nga ang nakita? E bukod sa nakainom ito, malabo daw ang mata. At tight ang alibay ni Chen na nasa Chinatown ito ng mga oras na naganap ang krimen. Pero sinong pumatay kay Adora? Hayaan mo, Rosel. I am going back to the crime scene. Nang sumunod na hearing, naroon si Enrique Rivas at pumayag na malagay sa witness stand kung kinakailangan. Sa cross-examination na ginawa ni Attorney Rosel Villamar sa security guard, napaamin niya na nakainom ito ng alak ng gabing yun na nagpalabo lalo sa mga paningin nito. Sinabi ng security guard na mga 10 PM layo sa kanya ni Nathaniel Chen nang magdaan sa harap ng desk nito. Dumistan siya si Rosel dito na hawak ang larawan ng isang tanyag na tao na kilala ng lahat, ang presidente ng Pilipinas. Tinanong ng abogado sa sityo kung sino ang nasa larawan. Mga pangalan ng artistang isinagot ni Carlos Carrion. At nakalimang hula ito na puro mali bago tumigil si Rosel. Na-establish ng abogado na sa distance na 10 feet, hindi nakatitiyak ang security guard kung si Nathaniel Chen nga ang nakita nito. Ang posibleng naging batayan lamang ng sikyo ay ang kasuotang puti ng nakita nito, mula damit hanggang sapatos at ang dark glasses at ponytail na natural na sa personalidad ni Nathaniel Chen. Pero kahit sino'y pwedeng magsuot ng ganito at magpanggap na si Nathaniel Chen. Ani ni Rosel sa hukom, ipinakita ng dalagang larawan ni Nathaniel Chen sa pahayagan kung saan nagtatalumpati ito sa Chinatown during the commission of the crime. Nasa press release ang time ng pagtatalumpati ng hinihinalang drug lord. Ang sumunod ay tinawag na si Enrique Rivas sa mga pagtatanong ni Rosel na ihayag ni Enrique na hiwalay sila ni Adora nang mapatay ito, na alam nito na nakikipagkita sa ibang lalaki ang asawa. Wala ka sa bahay mo magdamag ng mangyari ang krimen, ani ni Rosel. At sinabi ni Carlos Carrion na dark brown ang buhok niyo nang nagsasama pa kayo ni Adora dahil mestizo kayo. Ngunit ngayong gabi, itim na ang buhok niyo. Kasing itim ng buhok ni Nathaniel Chen. Pinakulayan mo ba ito? Namutla si Enrique Rivas. Oo, pinakulayan ko nga ng itim. May batas ba laban dito? Nagsusuot ba kayo ng wig? Mahilig ba kayong magsuot ng puti? Mula damit hanggang sapatos at dark glasses tulad ni Nathaniel Chen? Nagkagulo sa loob ng hukuman. Nagkaroon ng bulong-bulungan at naging restless ang mga taga-media na taranta si Enrique Rivas. Sinamantala ito ni Rosel. Wala kayo sa inyong magdamag ng gabi ng krimen. Hindi ba totoo na nagtungo kayo sa kondo ng asawa niyo na nakabalat kayo ng kasuotan ni Nathaniel Chen para malansin niyo ang nearsighted, malabo ng mga mata at lasenggong security guard? Kumibot ang mga labi ni Enrique. Dumaloy ang luha sa mga pisngi nito. Nahabag si Rosel pero nagpatuloy siya sa pagtatanong. Nang dumating ka doon, nakita mo si Briggs Marpore sa unit ng asawa mo. Isinubsob ni Enrique ang mukha sa dalawang palad. Hindi ba ikaw ang bumaril kay Adora Rivas, Mr. Rivas? Binaril mo ito sa ulo? Basag at paos ang tinig ni Enrique nang sumagot. Oo, pinatay ko si Adora. Napatingin si Briggs Marpore kay Enrique Rivas. Naisip ng abogado na si Enrique palang nakita niyang sketchy white image na parang snowman na may dark glasses na nagdaan sa tapat ng TV nang mapatay si Adora.
ipinagtapat ni Enrique ang lahat. Nagtungo ako dun para magkausap sana kaming mag-asawa. Nagbalat kayo ako ng kasuotan ni Nathaniel Chen. Dahil alam kong hindi haharangin ito ni Carlos na security guard. Pinagbilin kasi ni Adora dito na huwag akong patutuloyin. Alam kong malabo ang mata ng security guard at lasenggo ito. At madaling gayahin ang kasuotan ni Nathaniel Chen. Tumawag ako kay Adora bago nagtungo doon at tumanggi itong makipag-usap sa akin. May bisita daw ito. Alam kong lalaki yun. Pumatok ako sa pinto pero walang sumasagot. Pumasok ako. Nadatnan ko si Briggs Marpore na tulog na tulog. At noon mo na binalal si Adora? Patay na noon si Adora. Nagpakamatay ito. Binaril nito ang ulo. Nahimigan itong matitiklo na ito ng NBI at takot itong makulong. May nagbablockmail pa dito. Inihingi ng malaking halaga para hindi ibunyag ang katiwalay ang ginagawa. Naaburido si Adora. Kaya nagpatiwakal ito. Akala ko ba ikaw ang may kaugnayan kay Nathaniel Chen? Nagsinungaling ako. Si Adora ang may kaugnayan sa Pyramid Imports. Napilitan na lamang akong makisama. Paano mo mapapatunayang nagpakamatay si Adora? Hetong suicide letter nito na nasa tabi ng bangkay nang dumating ako. Iniabot ng lalaking sulat kay Rosel na iniabot din ng abogada sa hukom. Pero sabi mo, pinatay mo ang asawa mo. Of course. Paano sa akala mo ito nagkaroon ng apat na tahma ng baril sa ulo? Yung unang putok pa lamang ay patay na ito. Sinapinan ko ng panyo ang kamay ko at dinampot ang baril. Pinaril ko si Adora ng 3 beses pa sa ulo. Napapikit si Rosel at nag-umugong na naman ang ingay sa loob ng courtroom. My God, pero bakit? Nanlaki ang mga matang tanong ng abogada. Tumingin si Enrique sa kinaroroonan ni Briggs Marpore. Para idiin ang abogadong yan. Mahal ko si Adora. Kaya tiniis kong lahat ang pamimindeho nito. Pero hindi ko matanggap na hiwalayan nito ako ng tuluyan dahil mahal nito ang kliyente mong si Briggs Marpore. Tumahimik ang buong hukuman. Gusto kong si Briggs Marpore ang mapagbintangan, kaya ipinahawa ko dito ang baril para magkaroon ito ng fingerprints dito. May pintuan sa likuran ng kondo at doon ako nagdaan. Walang nakakita o naghinala sa akin. Huminga ng malalim si Enrique. Sinubukan kong alisin ang itim na tina ng buhok ko, pero tila ayaw maalis. Alam ni Rosel na tapos na ang kaso. Na-dismiss ang charges of homicide laban kay Attorney Briggs Marpore. Ipinukpok ng hukom ang gavel nito. Malaya ka na, Mr. Briggs Marpore. Anang hukom. Nagtayuan ang mga tao sa loob ng courtroom para lumabas. Tinungo ni Rosel ang kinaroroonan ni Briggs Marpore sa defense table, kung saan tila natulala ang lalaki. Tapos na ang bangungot, Briggs. Tumayo si Briggs and hurt her to him. Nayakap ni Briggs ng mahigpit ang abogada. Thanks for everything, sweetheart. You are truly wonderful. Mula sa isang sulok ng courtroom, nakita ni NBI agent Mark Rosales ang eksenang yon. Babatiin sana nito si Rosel, pero malungkot na lumabas na lamang ang lalaki. Ngayong tapos na ang kaso, naitanong ni Rosel kung may pagtingin na sa kanya si Briggs Marpore. Nadama na niyang mga halik at yakap ng binata. Sinabi sa kanya ng binata. Sinabi sa kanya ni Briggs na marami silang pag-uusapan tungkol sa kanilang dalawa. At sa kinabukasan, mahal ni Rosel si Briggs. Itong dahilan kung bakit naging pursigido siyang maipanalo ang kaso. Madalas sabihin ni Rosel sa sarili na may gusto lamang siyang patunayan na kaya niyang humawak ng mabibigat na criminal cases. Napatunayan niya na yon, pero gustong-gusto pa rin niyang makita si Briggs. Nang pumasok siya sa kanilang law kinabukasan, may napansing pagbabago si Rosel sa karatula sa labas ng pintuan ng opisina. Damaso Magno Villamar Law Office. At wala na doon ang apelido ni Briggs Marpore. Nalaman niya sa sekretary ni Briggs na tinanggal na ng 2 senior partner ang abogado nang mag-report ito kaninang umaga. Kinausap ni Rosel ang 2 senior partners. Nalaman niyang promoted na siya bilang senior partner. Hindi niyo dapat ginawa kay Briggs yon. Aniya sa 2 kasamang abogado. Isa itong mahusay na abogado. Binigyan ni Marpore ng masamang reputasyon ang opisina natin, sabi ni Attorney Damaso. Pero acquitted siya sa kaso. Oo, pero naroon pa rin ang katotohanan ng nakikipag-personal relationship ito
sa isang female client na malaswang pangyayari. Can't you give him another chance? The damage has been done. This office has been tainted by the scandal. I'm sorry, Roselle. You used to hate him. What happened? Tanong ni Attorney Magno. Nothing happened. Naisip ko lamang na tila unfair ang ginawa niyo dito. Sa halip na damayan, itiniwalag niyo ito. This is inhumane. You're in love with him? Hindi ba, Roselle? That's very personal. I refuse to answer. Well, it's your life. Ano ni Attorney Magno? Pero payong kapatid, think twice bago ka ma-involve kay Rex Marpori. He does not deserve you. Yung abogadong si Mark Rosales na ipinadala ng NBI as lead investigator, he is a very nice young man. Itong bagay sa'yo, Roselle, you will be happy with him. Noon lamang naalala ni Roselle si Mark. Hindi pa nga pala siya nakakapagpasalamat dito. Napakalaki nang naitulong ng undercover work ng NBI agent sa pagkapanalo niya sa kaso. Pero at saka na si Mark, gusto munang makausap ni Roselle si Rex Marpori. Nagkaroon ng bonus si Roselle sa pagtatanggol nito kay Rex Marpori. Isang checking nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Nalungkot siya nang tanggapin niya ito dahil wala na doon si Rex. Nagbalak nang mag-resign si Roselle sa law office nila at magtatatag ng sariling opisina na kapartner si Rex Marpori. Yayayain niyang abogado na magiging magpartner sila. Tumawag si Rex kay Roselle kinabukasan. Magkita daw sila sa Chowking sa isang lugar sa Quezon City na binanggit ng abogado. Masayang nagtungo si Roselle. Nag-ayos siyang mabuti. Nagpaganda. Sasabihin na niya kay Rex ang balak niyang magtatag sila ng law office. Dahil gutom siya, kumain muna siya ng pansit canton at uminom ng coke. Naubos na niya ito pero wala pa si Rex. Nag-alala ang abogada. Baka may nangyari kay Rex. Nagpa siya siyang puntahan ng abogado sa bahay nito. Baka biglang nagkasakit ito. Ilang beses niyang diniinan ng buzzer sa pinto ng bahay. Isang may edad na babae nagbukas ng pintuan. Kasing edad halos ito ni Adora Rivas. Nakasuot ng bathrobe ito na bukas sa harapan. Gusot ang buhok, mukhang kakagaling sa kama. Akala ng abogado nagkamali siya ng bahay na napuntahan. Ito ang bahay ni Attorney Rex Marpori, hindi ba? Ah, si Rex? Oo. Teka lang at tatawagin ko. Pumasok ang babae at nadinig ni Rosal ang pagtawag nito. Love, may tao. Babae. Lumabas si Rex na nakatapi lamang ng tuwalya sa pang-ibabang bahagi ng katawan. Basa ang buhok nito at halatang bagong ligo. Roselle. Walang luhang sumungaw sa mga mata ni Roselle nang titigan niyang abogado. Kahit tila tinarakan ng patalimang kanyang puso. Sorry, pero nagkamali yata ako ng timing sa pagparito. Pinapasok ni Briggs ang babae na naroon at nakatingin sa kanila. Doon ka muna sa loob, may pag-uusapan lamang kami. Dalian mo, honey, ha? Sana tumawag ka muna, Roselle, bago ka nagtungo dito. Para madispatch mo munang bago mong sugar mommy. Nakalimutan mo na bang ikaw ang tumawag sa akin at nagyaya, Brix? Sorry, nakalimutan ko. Naiintindihan ko, Brix. Dahil nakakita ka na naman ng bagong minahan. Nag-e-enjoy lamang naman ako, pero ikaw ang bala kong pakasalan. Natawa si Roselle. Naparito ako para sabihin sana sa'yo na yayayain kitang partner sa itatatag kong law office. Naaawa kasi ako sa'yo. Alam kong walang matinong law office na gustong kumuha sa'yo ngayon. Roselle. Nang hindi ka nakarating, nag-alala kong baka may karamdaman ka. Tama ako. May sakit kang malubha. At nakakaawa ka. Isa kang nakakapandiring maniak. Dumura sa harapan ni Briggs si Roselle at umurong siya patungong pintuan. Goodbye, Briggs. Ayoko nang makita ka pang muli. Walang lingon-likod na naglakad si Roselle patungo sa kanyang kotse. She drove from the place as fast as she can. Noon dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Nanghinayang siya sa panahong inukol niya sa isang tulad ni Rex Marpori. Nagtungo si Roselle sa paborito niyang music lounge sa isang 5-star hotel para makinig ng music at uminom ng kaunti. Masamang masama ang loob niya. And she was so unwind. She felt cheated. Naloko at napaglaruan. Ginawa siyang tanga ni Rex Marpori. Ngayon sukulam siya sa abogado. Habang umiinom si Roselle, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya namamalayang naubos na pala niyang isang bote ng brandy na in-order niya. Alam niyang lasing na siya dahil gusto niyang tumawa at umiyak at the same time. Tatayo sana siya pero parang may tubig na sa mga tuhod niya. Huwag ka munang tumayo at baka matumba ka. Ako nang bahala sa'yo, Roselle.
sa subdued lights ng music lounge, kilala ng abogada ang mukha nang kumausap sa kanya. Mark? Ako nga. Hindi ka man lamang nagyaya ng makakasamang uminom. Madali kang malasing kapag nag-iisa ka. Oh, Mark. Mark. He sat beside her and held her close. Isinubsob ni Rosel ang mukha niya sa dibdib ni Mark. At tumago sa shirt ng lalaki ang mga luha niya. Baka suminga ka pa sa shirt ko. Pagbibiru ni Mark at inabutan siya ng panyo. Suddenly natawa ang abogada sa gitna ng pagluha. Ikaw talaga, Mark. Kahit kailan hindi na naging seryoso. Hinampas siya ni Rosel sa balikat. Hindi pa man kayo nakakasal, kinukonsimi ka na ni Briggs, ano? Please, I don't want to talk about him. I do not want to hear his name. So, iba na lamang pag-usapan natin? Ano? Ang tungkol sa ating dalawa. Kung kailan mo gusto magpakasal tayo. Napamaang si Rosel. Ikaw yata ang lasing at hindi ako. I'm serious. Nalasing siguro ako ng kape. Kanina pa kita sinusubaybayan at umiinom ako ng kape dun sa mesang yun. Alam kong galing ka sa bahay ni Briggs at may nakita ka dun na hindi mo nagustuhan. At nagpapasalamat ako, Mark. Nakita ko na ang tunay na Briggs Marpori. He is a user. Walang kwentang tao. Gusto mo pa bang uminom? Mukhang loaded ka na. Gusto ko na nga sanang umuwi, pero baka mahilo ako. Aalalayan kita. Kailangan mo nang magpahinga. Nang nasa kotse na sila, humagulgol ng iyak ang dalaga. Tahan na. Naririto na ako. Hindi ka naiiyak mula ngayon. Si Mark na ang nagmaneho. Iniwan na muna nitong sariling kotse sa parking lot ng hotel. Safe naman ito dito basta magbayad lamang ng parking fee. Nakatulog si Rosel sa kotse at binuhat na lamang siya ni Mark. Kinuha nitong susi sa bag ng dalaga para maipasok niya ito sa bahay. Dinala ni Mark sa kwartong dalaga at pinahiga sa kama. Kinumutan ito. Pagkatapos ay lumabas na ito. Nagtungo sa living room si Mark at nahiga sa sopa. Hanggang sa makatulog na rin ito, hindi niya maaaring iwanan si Rosel. Hihintayin na lamang niyang magising ito. Hindi alam ni Rosel kung ilang oras siyang nakatulog ng mahimbing. Mataas na ang araw na magising siya. Suot pa niyang bestidang suot niya kagabi. Alam ng dalaga na wala siya sa sarili kagabi. Paano siya nakauwi sa bahay? Nagmamadali siyang lumabas sa kwarto at tinungo ang living room. Mahimbing na natutulog si Mark Rosales sa kanyang sopa. Napangiti si Rosel. Akala niya na nanaginip siya nang buhatin siya ni Mark kagabi. Hindi niya ginising ang lalaki. Nag-shower siya, nagbihis at nagluto ng almusal. Nagising si Mark at naamoy niya ang pritong longganisa, itlog at sinangag at ang mabangong aroma ng kumukulong brewed coffee. Lumabas siya sa kusina. Okay ka na ba, Rosel? Tanong nito. Mark, gising ka na pala. Halika't mag-almusal na tayo. Oo ba? Sarap ng amoy ng niluluto mo. Habang kumakain sila, pinagmasdan ni Mark ang kaharap. Ang lakas ng loob mong uminom, hindi mo naman pala kaya. Anang lalaki. Paano mo na lamang nasa music lounge ako? Sinundan kita. Alam kong inindyan ka ni Briggs sa Chowky. Sinundan din kita nang magpunta ka sa bahay nito. At nang nagtuloy ka sa music lounge. Nagyuko ng ulo si Rosel. Salamat, Mark. Naparami ng nakain si Rosel. Talagang ganyan kapag nalasing ka. Napapalakas ng kain. Kaya iwasan mong malasing at baka masira ang maganda mong pangangatawan. At ayaw mong mangyari ito, Mark? Siyempre naman, not unless na buntis ka na. Paano ako mabubuntis eh, wala pa naman akong asawa. Kaya nga mag-a-apply sana ako. I want to apply as your husband. To love you forever. Until death do us part. Mark? I love you, Rosel. I had always loved you. Labis akong nanibugho noon kay Briggs. Mark, mahal din kita. Nakagamayan na nga lamang natin sigurong maging magkaibigan na hindi natin napansin na nagmamahalan tayo. She ran into his arms at napayakap siya ng mahigpit kay Mark. Nahagilap ng bibig ni Mark ang mga labi ni Rosel. Nagkahinang ang kanilang mga labi sa isang malalim na halik na halos pumugto sa kanilang mga hininga. I want you, Rosel. Ipinauubaya ko sa iyo ang aking buhay. Ang aking buong pagkatao. Ilang sandali pa nasa kama na sila. Are you sure, Rosel? Kung nabigla ka, tell me. Hanggang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Ayokong pigilan mo ang sarili mo, Mark. Naglunoy sila sa kaligayahan. His lips brushed her face. It made Rosel moan in helpless delight.
Alam ni Mark na siya ang nakauna sa katawan ng abogada, which made him love her more and desire her more. Si Roselle ang unang babaeng inibig ni Mark, ang unang babaeng nakaniig nito, at ganoon din naman ang dalaga. Laan talaga tayo sa isa't isa, he whispered against her earlobes. He plunged deeper into her body. Each savored the delicious and delirious ecstasy of being one. She shimmered beneath him as he moved inside her. And when it came, the ecstasy was shattering. It almost drove them wild and crazy. Magdamag silang hindi nakatulog. Naglunoy sila sa kaligayahan. Bakit ngayon mo lang sinabing iniibig mo ko? Dahil walang ibang lalaki sa'yo noon kundi si Briggs Marpori. I know I did not have a chance. Ikinasal sila a month after. Bago sila na ikasal, sinubukan ni Briggs na makipagkasundo kay Roselle, pero ni hindi ito kinausap ni Roselle. Nang hinayang si Briggs na nawala dito ang isang katangi-tanging babae na tulad ni Roselle, panay ang habol ni Briggs noon sa dalaga. I'm sorry, Briggs, pero natatandaan ko pang principle ng caveat emptor. Ang ibig sabihin, buyer beware. So I'm not buying, Briggs. I am not buying any of your lies. Hindi na rin itinuloy ni Roselle ang pakikipaghiwalay sa dating law office dahil kinuhang partner ni na Attorney Damaso at Attorney Magno si Mark Rosales as a member of the firm na nagustuhan naman ni Mark. Nang isilang ni Roselle ang panganay nila ni Mark, lalong sumaya ang loob ng kanilang tahanan. Doon muna sila tumira sa bahay ni Roselle habang itinatayo ni Mark ang kanilang dream house. We are so happy na kay Mark ka rin napapunta. Biro ni na Attorney Magno at Attorney Damaso nang binyagan ng panganay ng mag-asawa. At nakita mo din ang tunay na pagkatao ni Briggs. Kami marahil ni Mark ang talagang magkapalaran, attorney. Nabasa mo na ba ang dyaryo ngayon, love? Tanong ni Mark isang umaga. Buntis si Roselle sa pangalawang baby nila. Hindi pa, ano bang naroon at tila excited ka? Hinalikan ni Mark ang asawa. Ang ating mutual friend na si Briggs Marpori, nasa dyaryo na naman. Ayon sa balita, ikinasal na din sa wakas sa isang matrona. Milyonarya ang matrona. Matandang dalaga na halos 15 years ang tanda sa abogado. Aba, eh nanay na ni Briggs ito ah. Nasabi ni Roselle at napahagikik ng tawa. Pero love, ubod at saksakan ng yaman. Alam kong liligaya na rin sa wakas si Briggs, pero ang nakakapagpaligaya dito. At meron na tong nanay at asawa at the same time. Nagtawanan sila. Tatlong M yan. Iyan ang katangiang gusto ni Briggs. Tatlong M? Matandang mayaman at madaling mamatay. Tawanang muli. Ikaw talaga? Kinurot ni Roselle ang asawa. Ano bang ulam natin? Ginisang ampalaya con carne. Yung paborito mo? Sige, kumain na tayo para makatulog na. Ang aga pa. May gagawin pa kasi tayo. Ano naman yun? Alam mo naman kung ano ang paborito ko. Hoy, kabuanan ko na. Hindi na pwede. Akong bahala. Medya-medya lang. Namula si Roselle. Ayoko nga, hindi pwede. Natawa si Mark. Itong misis ko pakipot talaga. Nagulat si Roselle nang mula sa likuran na yakapin siya ni Mark nang nakahiga na sila. Anong gagawin mo? Isang mariin na pagdampi ang naramdaman ni Roselle mula din sa likuran. He moved gently with passion. Ngunit nagtaka si Roselle dahil kaibang naramdaman niyang luwalhati. Mark was a great lover and a good husband. At natitiyak ni Roselle na magiging ulirang ama sa kanilang magiging mga anak. She had considered herself very lucky. Hulog sa kanya na langit si Mark. Dito na po nagtatapos ang nakakakilig na kwento ni na Roselle at Mark. Sana po muli ay samahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko. Maraming salamat at palagi pong mag-iingat ang lahat.